Emosyonal na isinalaysay ni Maylin Son ang kwento ng pagkakapatay sa kanyang asawang si Chief Inspector Jim Son nito lamang September 16. Ayon kay Maylin, inambush ang kanyang asawa ilang araw matapos nang ihanang alok ni CIDG Region 8 Chief Police Superintendent Marvin Marcos na makiisa sa planong pagpatay kay Albuera Lady Mayor Rolando Espinosa Sr. According to my late husband, he was offered to look for an asset that will be used for a special project. I asked him what project was that, and he told me it was Mayor Espinosa's life in exchange of 500,000 pesos. Upon realizing the weight and consequences, if the project will become feasible, my husband has decided to turn him down, and it made Sir Marcos furious, underestimating his capacities. Nag-post pa umano ang kanyang asawa sa social media ng mensahe laban kay Marcos at paulit-ulit din itong nagbabala na posibleng may masamang mangyari sa kanya dahil sa pagtanggi sa utos ni Marcos. Upon remembering my husband's last hours of death, recalling every detail of that fateful day, seeming on the ground with blood on his badge in his police uniform, lying there lifeless, helpless, the cries of our children when we learn what happened to their beloved Papa. That feeling you want to fight back. Itinanggi naman ni Police Superintendent Marvin Marcos ang mga pahayag ni Maylin kasabay ng pagsasabing kasama si Son sa mga tumatanggap ng drug money. Nakasama po si Major Son doon sa listahan na protektor ng mga Espinosa. Si Sir Marcos naman ang may sabi na nasa payola yung asawa ko. Pero si Kerwin at saka si Sir Espinido, hindi naman po niya sinabi. Kahit yung regional director po namin, kahit tanungin, wala po sa payola yung asawa ko. Samantala, kinwestiyon naman ng mga senador ang pagkakatalaga muli kay Police Superintendent Marcos bilang CIDG Region 8 Chief. Nagkainitan din sina Senator Laila De Lima at PNP Chief Ronald De La Rosa nang aminin nito na si Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-utos sa kanya na ibalik sa pwesto si Marcos. For all you know, Your Honor, the President is my godfather sa kasal. At the same time, he's also my compadre, Your Honor. So maraming bisis na kaming naging compadre, Your Honor. So siya pala ang ituturo mo eventually or ultimately, you know? Siya pala talaga ang ituturo mo. Kung maipit, Your Honor, sasabihin ko, magpalit tayo ng posisyon, Your Honor, ikaw magsipinpe. Kung kaya mo mag-implicate ganyan, Presidente, Your Honor. Please do not argue with me. Ronald. I'm the one asking you a question here. Nilinaw naman ni De La Rosa na ngayon ay nasa restrictive custody si Marcos habang isinasagawa pa ang investigasyon laban sa kanya. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines.